Yun, what's up mga lods? Bale, yan, nasa taas tayo ngayon. Quick topic lang tayo regarding ND filters. Bale, basic lang to, hindi tayo masyadong magdi-deep dive kasi kahit ako naman hindi pa ganun ka-pro pagdating sa paggamit ng ND filters. Although, ginagamit ko siya during mga shoots ko. So, unang-una, para saan ba yung ND filter? Quick analogy siguro is parang shades lang siya sa mata natin. Diba, pag lumalabas tayo sa labas, tapos maliwanag, nakakasilaw. So, gagawin natin, shades tayo para kahit pa paano, kita natin yung mga detalye. Sa video or sa drone, almost same siya. Pero dito, mas mahalaga kasi is yung makuha mo yung tamang timpla ng shutter speed mo, depende sa frame rate mo. So, madalas nagsushoot tayo na ang frame rate natin is 30 frames per second. So, ang shutter speed mo dapat ay nasa sweet spot, which is yung 1 over 60. So, ayan, para saan ba yun? Ano ba mangyari? So, kung nakikita natin sa screen natin, ISO natin is 100, shutter natin is 1 over 1,000, tapos yung mm natin is 0.7. Gagawin natin yung tamang shutter speed kanina na 1 over 60, kung mapapansin ninyo, sobrang silaw siya. Siyempre, may magsasabi, eh, pwede mo namang babaan eh, pwede naman kasi pag auto, bababa naman yan, diba? So, sige, try natin. Ano bang makikita natin kapag ganito ang shutter speed natin? So, sige, try natin lumipad ng mataas ang shutter speed. As much as possible kasi yung mm natin is negative 0.3 to positive 0.3. As much as possible, 0 sana. So ito, testing natin ng mataas yung shutter speed, 1 to 50. Sige, quick record tayo, tapos ikutan lang natin itong tangke sa ibabaw natin. Yan. Manual na ikot siya. Napalayo na ako. Ay, may rainbow. Balik tayo ng konti. Kasi mapapansin ninyo, kapag medyo mabilis na panning yung shot natin, medyo nag-stutter siya. Dahil mabilis yung shutter speed natin. So, ayan, medyo dumilim na. Kumulimlim kasi. Ang ganda ng rainbow talaga. So, ayan, balik na tayo. Currently, wala na kabit na ND filter. Tapos medyo pabago-bago yung liwanag, kaya yun din yung disadvantage kapag yung ND filter ka, biglang dumilim, talagang totally dilim yung shot mo. So yan, stop natin recording. And bababa tayo, maglalagay tayo ng ND filter na tama dito o naaayon dito sa ating current condition. Which is medyo cloudy, na yan, medyo maabon-abon na yata, umuulan siya. Bale, nakakabit na yung ND16 natin. Kung mapapansin nyo, halos wala nang makita sa screen natin. Talagang dilim niya. So, adjust na natin dun sa shutter speed natin na 1 over 60. Natin kung tama na yung timpla niya. So, 1 over 60. So, negative 0.7. Yan. So, dilim kasi. Yan. Kung titignan natin ngayon yung mm natin, nasa, ayan, saktong-sakto sa 0. Kaya tatry natin, maambon na. Try natin ulit yung recording niya. Same pa rin ang recording, 4K 30fps. Ikutan ulit natin itong tangke. Try natin kung mas smooth siya dahil sa slow shutter effect natin. Ayan. Ikutan natin ulit, parang kanina. Uy, rainbow ulit. Motion blur, slow shutter. Motion blur pala yan, sorry. May mental block. So, ikot-ikotan natin ulit itong tori natin. Medyo malakas yung hangin ngayon. Maambon na ulit. Yun ang problema kapag fixed aperture ka. Kapag medyo kumulimlim, bababa talaga yung liwanag mo. Either tataas ka ng ISO or bababa ka ng konti sa shutter speed. Pero, ayan, wala na ako sa ikot-ikot ko. Pero yun na yung ano niya, yun na yung idea niya. So as much as possible, sana 1 over 60 yung shutter speed natin sa 30 frames per second. At yan na, bumubuhos na yung ulan. Kaya land na ulit tayo. And kung meron kayong additional questions, lagay nyo na lang sa comment. Try kong sagutin isa-isa. Again, hindi ako sobrang expert pagdating dito sa mga filter. Yes, nagbi-video ako. And yes, nakapag-try na ako ng meron akong napag-shootan na director dati dyan sa may bandang Taytay, talagang sobrang matikuloso. Ayaw niya talaga ng mga overexposed na shots,
ayaw niya may mga sunog, yung yan, overexposed siya, na for example, lumilipad ka dito sa mga ganitong lugar tapos may mga puting bubong or mga puting bahay tulad niyan, syempre magko-compensate ka minsan kasi negative 1 ka na, parang ko-compensate mo, tataasan para makita yung mga dark areas. Ayaw niya no, kasi sunog tong mga white. So, ba't ko nasabi yun? Kasi ND filter lang yung nakasalba sa amin nung shoot na yun. Sobrang trick na trick yung araw. Sagad na dito sa Mavic, naka ND 32 ako. Sa Phantom 4 Pro ko, naka ND 16 lang ako. Pero sarado-sarado ni aperture, naka F11 ako nun. Para lang makapag-compensate sa tanghaling tapat. So, advantage na may aperture, anytime pag ganito, pwede mo i-adjust siya, pwede mo i-book yung aperture. Tayo, naka-fix tayo sa 2.8. Kaya, ayan. Pag dumilim, ayan siya, madilim siya. Either mag-a-adjust ka dito sa ISO mo, adjust ka ng konti para makompensate mo ulit yung 1 over 60, or balik ka ng mas mababang ND filter. So, yun guys. Kung may additional questions kayo, lagay lang sa comment section, tapos try kong sagutin. And, yun lang.